paano natin malalaman o paano nyo malalaman kung ang Android phone ay orig o hindi? Kung halimbawang ibinebenta sa inyo ito ng second hand lang, paano nga ba natin malalaman? So, umpisahan na po natin. Una, kapag ang price niyan ay below 2K, at alam nyo naman na malayo sa talagang price niya. Halimbawa, ang price ng Realme C25 na orig price ay talagang sa price na Philippine Peso ay 7,000 plus. Tapos pagkatapos, binibenta lang ng 2K. So, mag-isip-isip na po tayo. Tandaan nyo po, kapag binibenta ito ng mura, masyadong mura, ito po ay clone o hindi original. So makikita nyo po, pagbasihin nyo po ang tunay na price niyan, maaring mababa lang po siya ng 2K or 3K sa original price niya. Halimbawa, 7,500, pwede niya i-benta ito ng 4,000 o 4,000 o 5,000, ganyan. At hindi po ito bababa ng 4K kung ibebenta nila, kahit na ilang buwan pa lang ito. Kapag ang phone ay nagamit na kahit na ilang araw pa lang o isang buwan, ito po ay second hand na matatawag po natin na second hand. So pangalawa po, pakicheck nyo po ang camera nito. Ang orig po na mobile phone ay malinaw ang camera at hindi po malabo o pangit. So kapag malabo at pangit ang camera at hindi malinaw, ibig sabihin ito po ay clone o hindi original. So doon lang po malalaman nyo na po kung orig o hindi ang mobile na inyong bibilhin. So alam nyo na po siguro ito. Magkakaroon na po kayo ng idea. Pangatlo, ang mabagal po ang phone kapag ginagamit, maging sa application o sa game, ito po ay hindi orig. Siyempre, ang mabilis po ay mabilis din ang paggamit sa mga application o maging sa mga game. At sa pang-apat po, punta po kayo sa about phone ng cellphone nyo. Ito po, click nyo po. Puntahan po natin ang about phone ng ating phone. Dito tayo sa setting. Yan. Tapos about phone sa pinakababa dito. Ito po ay Samsung J7 Plus ang aking cellphone. Puntahan natin, click nyo po ang about phone. Yan. Makikita nyo po ang kung ano nakalagay po dyan, kung anong model niya, Galaxy J7 Plus, yan, sa medyo taas po. Tapos phone number, ayan. Ayan, model number. Ayan po sa Samsung. Serial number. Dapat pareho po sa nakalagay sa inyong box. At ayan po, kung malalaman niyo po kung ilan ang kanyang ano, kung ano po ang kanyang IMEI. So sa setting, sa dito po sa phone nyo, ayan, malalaman nyo po dyan. Sa iba po makikita nyo na po kung ilan gigabyte siya. Halimbawa, ito IMEI and other information, SIM service information, software information. Ayan, sa iba po makikita nyo na po kung ano nakalagay, kung halimbawang halimbawa po nasa setting po kayo, tapos about phone nyo, yung iba makikita nyo po sa mga ibang Android kung ilan ang ROM. Yung ibig sabihin po ng ROM, ito po ang storage, ROM, ito po ang storage. Halimbawa 32 GB, 42 GB, mga ganyan po, 64 GB.
o 128 GB ang ROM. Yan po ang storage. Yan po pumapasok ang mga data. Okay? At ang RAM naman po, ang Random Access Memory, RAM, RAM naman ay ganito. Ganito po, halimbawa, 3 GB, 4 GB, 8 GB. Yan po ang RAM, Random Access Memory. So, yan po. Doon lang po, malalaman nyo na po kung ito po ay peak. Kung AMI, dapat po, pareho po ang setting nyo sa setting, saka dito po sa phone. Click nyo po ang phone. Asterisk, number sign, 06, number sign. Yan, lalabas na po ang inyong tone. Kung dual ang SIM card, yan po. Magiging dalawa, AMI 1, AMI 2. Itugman nyo po dito sa sa setting nyo. Kung tama po yung sa, ayan po, AMI SIM slot 1, SIM slot 2. Yan. Kapag tama po yan, ibig sabihin, okay po ang phone nyo. Original. Ibig sabihin, pagka original, alam nyo na po. Malinaw po ang camera, hindi pangit, hindi malabo. Okay? Yan lang po, dyan lang po. Makikilala na natin kung ang phone ay orig o hindi. Isa po yan sa palatandaan at saka sa presyo. Okay? Sana po may natutuhan po kayo sa aking ibinahagi sa inyo. Ito pa po yung isa. Halimbawa, yung Realme. Tatayo sa yan, Realme sa Google. Realme specification. Kaya yung ano po, price ng Realme kung magkano talaga. Yan, makikita nyo po kung magkano. Water blue, kung magkano talaga. Realme C25. Yan po ang mga specification. Video octa-core. 670 processor, octa-core 12mm. NM processor. Storage RAM 4GB. ROM 64GB or 128. Depende po sa ibili nyong Realme. Yan po. 8 megapixel display selfie. So, 8 megapixel. Yan, nano. May pang SIM card slots pa po para sa micro SD. Dual SIM card standby. Size and weight. Yan. Ang price po nito ay kulang-kulang sa 7,000 plus po. Yan, makikita po natin. Lagay natin ang price. Price Philippines. Yan, nakalagay na po ng price. Hanapin natin. Mali. Ito tayo. Yan po. Yan, price. Hanapin natin. Ayan po ang price ng Realme. 7,990 at yung isa 8,490. Ibig sabihin may 4 GB, yung isa mas mataas po, kaya mas mataas. 128 GB yung isa, ito naman 64 GB. So dun po sa presyo nagkakatalo, depende po sa size ng RAM at saka ROM. So, ayan na po ang pinaka-price. So, pag binenta po sa inyo na mas mura, 2K lang, mag-isip-isip na po kayo. Okay? Sana may natutuhan po kayo sa aking video. Pag-like and share na lang po ang aking video at nang malaman po rin nila kung ang bibili nila ay kung second hand lang, para malaman po nila kung clone o original ang kanilang bibilhin na Android phone. Salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Kapag may knowledge, may power. Bye-bye. God bless.